Sa ating bansa ay lamang ang mayaman sa paggamit ng hustisya. Ang mga mahihirap ay nananatiling mahirap sa paningin ng karamihan at ang mga mayaman ay iginagalang. Ngunit alam naman natin na tayong lahat ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos kahit ano pa ang estado ng ating buhay. Siya lamang ang may karapatan na manghusga sa ating mga tao. Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Isang araw ay may isang dalaga na nagngangalang Vanessa. Talagang mayaman ito at higit sa lahat ay kaya na ata nitong bilhin ang lahat ng bagay. Ang pakiramdam niya rin sa kanyang sarili ay ang kahit na sinong tao ay kaya niyang utusan. Hindi na rin siya maintindihan ng kanyang mga magulang kung bakit naging ganito ang ugali ng kanilang anak. Ang kanilang sarili na lamang ang kanilang sinisisi sa bagay na ito. Dahil habang lumalaki ang kanilang anak, ay lumaki ito sa kanilang mga katulong dahil masyado silang busy sa kanilang mga negosyo. Daddy, magbabakasyon lang ako sa ibang lugar. Siguro ay magtatagal ako doon ng isang buwan. Pagpapaalam ni Vanessa. Ano? Di ba may pasok ka pa? Tanong ng kanyang ina. Ano naman ang gagawin ko sa eskwelahan? Di ba nag-aaral lang isang tao para gumanda ang buhay? Maganda na naman ang buhay natin at hindi ko na naman kailangan mag-aral. Pabalang nasagot ng dalaga. Talagang hindi na malaman na mag-asawa kung ano pang mga payo ang sasabihin nila sa kanilang anak. Wala naman silang magagawa dito kahit pagsabihan pa nila ito. Maya-maya lamang ay nakaalis na si Vanessa. Lisa, mahal ko, tingin mo, kaya pa ba nating mabago ang pag-uugali ng ating anak? Tanong ni Rodolfo sa kanyang asawa. Kasalanan din naman natin kung bakit naging ganyan siya. Nagkulang tayo sa pag-aalaga sa kanya at pagpaparamdam ng pagmamahal, sagot ni Lisa. Sadyang mabait talaga ang mag-asawa at ang anak ng kanilang mga katulong ay sila ang nagpapaaral upang matulungan din ang mga ito. Kaya masayang masaya ang isa nilang katulong na si Aling Conchita nang muli siyang bigyan ng mag-asawa ng pera para sa pag-aaral ng kanyang anak. Naku po sir, maraming salamat po talaga dito sa perang ibinibigay niyo sa amin. Talaga pong malaking tulong ito para sa aking anak. Nang dahil po sa inyo, ay malapit na po makatapos si Maribela sa kanyang pag-aaral at matutupad na niya ang kanyang pangarap na maging isang negosyante. Masayang sabi ni Aling Conchita. Manang Conchita naman, huwag niyo na pong isipin ang bagay na yan. Sa tagal niyo na pong naninilbihan sa amin bilang katulong, ay parang kapamilya na rin po ang turing namin sa inyo. Nakangiting sagot ni Rodolfo. Talagang naging malapit na ang loob nila sa isa't isa. Kung minsan nga ay nasesermonan ni Aling Conchita ang mag-asawa kapag nag-aaway ang dalawa. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa amin, pati na rin po kay Vanessa. Sobrang swerte po namin sa inyo manang dahil kayo na po ang aming naging katulong, sabi ni Lisa. Simula bata pa lamang si Vanessa ay si Aling Conchita na ang nag-alaga dito. Parang ang ito na ang nagsilbing nanay sa bata, ngunit hindi din naman nito maintindihan kung bakit naging ganun ang ugali ng dalaga. Isang araw ay pumunta ang anak ni Aling Conchita na si Maribela. Kasing edad ito ni Vanessa, ngunit magkaiba sila ng pag-uugali. Pumunta ito sa pamamahay ng mag-asawa upang magpasalamat sa mga natatanggap na pera. Ma'am Lisa at Sir Rodolfo, maraming salamat po talaga sa pagtulong sa aming mag-ina. Kung wala po siguro kayo, ay wala ako dito ngayon. Nang dahil sa inyo, ay makakatapos na po ako sa aking pag-aaral, nakangiting sabi ni Maribela. Hindi ka dapat sa amin magpasalamat, iha. Magpasalamat ka sa iyong ina. Dahil kung hindi siya naging mabuting katulong sa amin, ay hindi namin para gawin ang bagay na to, nakangiting sagot ni Lisa. Halos linggo-linggo itong bumibisita sa pamamahay ng mag-asawa upang magpasalamat. Ngunit tuwing nakikita ni Vanessa si Maribela, ay palagi niya itong minamaliit at pinagtatawanan. Lumipas ang isang buwan ay umuwi na si Vanessa galing sa bakasyon. Masayang masaya ito at walang pinoproblema sa buhay. Umaasa na lamang ito sa kanyang mga magulang dahil alam naman ito na sila ay mayaman.
Samantalang si Maribella naman ay sobrang determinado na makatapos sa kanyang pag-aaral. Gusto kasi nitong masuklian ang kanyang nanay Conchita sa lahat na paghihirap nito. Isang araw ay umalis ang mag-asawa pati na rin ang ibang mga katulong. Ang naiwan lamang sa bahay ay si Vanessa at si Aling Conchita. Ngunit sa araw na ito ay hindi maganda ang nangyari. Habang naglalaba ang matanda ay aksidenteng naisama ni Aling Conchita ang isang dekolor na damit sa mga puting damit. Nang dahil doon ay namantyahan ang mamahaling damit ni Vanessa. Galit na galit ito dahil susuotin niya pa man din ito bukas sa party ng kanyang kaibigan. Tumatanda na talaga kayo! Ang dapat ata ay magpalit na ata kami ng ibang katulong dahil parang wala na kayong kwenta. Alam nyo bang 5,000 ang dress na yan? Kaya nyo bang palitan yan? Galit na sabi ni Vanessa. Patawarin mo ako, anak. Oo, totoong lumalabo na ang mga mata ko. At hindi ko naman napansin na may napahalong isang dekolor na damit. Malungkot na sagot ni Aling Conchita. Sa isip ng matanda ay parang hindi na siya iginalang nito. Siya naman ang nagpalaki kay Vanessa. Ngunit parang kahit kaunting pagmamahal ay wala itong nararamdaman para sa kanya. Hay nako, Aling Conchita. Bayaran niyo ang damit na yan. O kung gusto niyong makabayad kayo, ay huwag kayong kakain sa buong maghapon. Paghahamon ng dalaga. Nang dahil doon ay pumayag na lamang ang matanda sa kagustuhan ni Vanessa. Mahal niya rin naman ang dalaga dahil parang anak na rin naman ang turing niya rito. Kung yan ang gusto mo, anak, ay susundin ko ang bagay na yan. Malungkot na sagot ng matanda. Maghapong pinagsisilbihan ni Aling Conchita ang dalaga. Ngunit nang dumating ang hapon ay hindi na nito kinaya ang gutom. Vanessa, baka pwedeng kumain na ako. Marami pa naman pagkain. Pagmamakaawa ng matanda. Ano ba ang napag-usapan natin? Kung gusto nyo makabayad, ay hindi kayo kakain sa buong maghapon. Natatawang sabi ng dalaga. Ngunit bigla ang may pumasok sa isipan ng dalaga. Sa inis nito sa matanda, ay balak nitong pakainin ito ng mga natira niyang pagkain. Gutom na po ba kayo? Sige. Kainin niyo ang tira-tira ko. Tutal, marami pa yan. Kung kakainin niyo yan, ay bayad na kayo sa utang niyo sa akin. Sabi ni Vanessa. Agad kinain ni Aling Conchita ang tirang pagkain ng dalaga. Kahit masama sa kanyang loob na gawin ang bagay na ito, pero ito lang ang tanging paraan para makabayad siya sa kanyang utang. Ngunit biglaan namang dumating si Maribella upang kamustahin ang kanyang ina. Nakita itong lumuluha ng dalaga. Kaya agad niyakap ni Maribella ang kanyang nanay. Ano pong nangyari, nay? At bakit naman po kayo umiiyak? Tanong ng dalaga. Wala, anak. Nasermonan lang ako ni Vanessa. Kasalanan ko naman. Namantyahan ko kasi ang mamahaling damit niya. Masama lang ang loob ko dahil pinakain niya ako ng tira-tira para daw makabayad ako sa kanya. Halika, pumasok ka sa loob ng bahay. Malungkot na sabi ng matanda sa kanyang anak. Nang dahil doon ay naging masama ang loob ni Maribella kay Vanessa. Diba? Si nanay na ang nag-alaga sa'yo? Mas naalagaan ka nga niya kaysa sa akin. Pero bakit ganyan ang turing mo sa kanya? Inis na sabi ni Maribella. Pagsabihan mo kasi ang nanay mo. Gusto mo ba tanggalin ko siya sa trabaho niya? Kumuha kami ng katulong para pagsilbihan kami. At sino ka ba? Anak ka lang naman ng isang katulong. Huwag kang magalit sa akin dahil pinapaaral ka lang naman ng aking mga magulang. Sagot ni Vanessa. Nang dahil doon ay patuloy na nagkasagutan ang dalawa. Hindi talaga nagpapatalo si Maribella dahil hindi nito matanggap na nasaktan ng ibang tao ang kanyang ina. Ngunit gulat na gulat silang tatlo nang biglang dumating ang mag-asawa at ang ibang mga katulong na isinama ng mga ito. Nakita ni Lisa at Rodolfo na umiiyak ang mag-inang Conchita. Ano naman ang nangyari dito? At bakit po kayo umiiyak? Vanessa, ano naman ang masama mong ginawa? Tanong ni Rodolfo. At ako pa talaga para sa inyo ang may ginawang masama? Hindi ba pwedeng si Aling Conchita naman ang sisihin nyo? Galit na sabi ni Vanessa. Ako nga po ang may kasalanan. Hindi ko sinasadyang namantyahan ko ang damit ni Vanessa. Malungkot na sabi ng matanda.
Ngunit sumingit naman si Maribela upang ipagtanggol ang kanyang ina. Oo nga, at nagkamali ang nanay ko. Pero dapat bang hindi mo siya pakainin sa buong maghapon? At kung kakain man siya ng pagkain, ay papakain mo sa kanyang iyong natira? Sino bang normal na tao ang gumagawa ng ganyang bagay? Para bang hindi mo naisip na siya ang nagpalaki sa'yo? Umiiyak na sabi ni Maribela. Nang malaman ito na mag-asawa, ay galit ang naramdaman ng mga ito sa kanilang puso. Pinagbakasyon muna nila si Aling Conchita upang makapagpahinga, ngunit ipinangako nila na tuloy pa din ang sweldo nito. Lumipas ang 3 buwan ay nakatapos na sa pag-aaral si Maribela. Samantalang si Vanessa naman ay patuloy pa din sa pagpapasarap buhay. Napagdesisyonan na din ni Aling Conchita na huwag nang bumalik sa pamamahay na iyon. Nagpaalam na ito sa mag-asawa na siya ay maghahanap na lang ng trabaho sa probinsya upang mabigyan naman ng oras ang kanyang sariling anak. Sige po, Aling Conchita. Maraming maraming salamat po sa mahabang panahon niyong paninilbihan sa amin. Mamimiss po namin kayo. Sana ay bumisita po kayo dito kahit minsan. Umiiyak na sabi ni Lisa. Lumipas ang mahabang panahon ay hindi na sila nakita. Si Vanessa naman ay pinamanahan ang negosyo ng kanyang mga magulang. Pumunta ito sa isang restaurant dahil may kakausapin ito na isang mahalagang tao. Makikipagsanipwersa kasi siya sa negosyo nito. Ngunit maya-maya lamang ay nakita niya si Maribela doon. Wow! Dito ka pala nagtatrabaho. Pero tingnan mo ako. May kamit up akong isang malaking tao at nang dahil doon ay mas yayaman ako. Natatawang sabi ni Vanessa. Inis naman ito nang umupo sa harapan niya si Maribela. Umalis ka nga dyan sa harapan ko. Baka mamaya dumating na siya. Gusto mo bang isumbong kita sa manager? Galit na sabi ng dalaga. Ngunit gulat na gulat ito na si Maribela pala ang mayamang babae na kanyang kausap. Ito pala ang negosyanteng mayaman. Kung ganyan ang turing mo sa akin, sige, aalis na lang ako. At isa sa tinitingnan ko sa mga makikipagsanipwersa sa aking negosyo ay ang kanilang pag-uugali. Natatawang sabi ni Maribela. Nang dahil doon ay hindi makapaniwala si Vanessa na mas mayaman na sa kanila ang anak ng dati nilang katulong. Pahiyang-pahiya ito sa mga tao nang dahil sa kanyang inasal. Saglit lang, Maribela. Pasensya ka na. Sige, pwede na tayong mag-usap. Nagmamadaling sabi ni Vanessa. Pasensya ka na, pero meron akong isang salita. Magpapaalam na muna ako dahil marami pa akong katatagpuin ng mga tao na magaganda ang pag-uugali. Sagot ng dalaga. Nang dahil doon ay napaupo na lamang si Vanessa. Nanlambot ang mga tuhod nito nang dahil sobrang pagkahiya. Malaking bagay sana ang kanyang makukuha kung sakaling nakipagsanipwersa ito sa kanya. Si Maribela pala ang isa sa pinakamalaki niyang kalaban sa negosyo at hindi nagtagal ay mas lalo pa itong nakilala. Hindi na tinangkilik ng mga tao si Vanessa dahil mas nakilala na ang produkto ng dalagang si Maribela. Bumalik kay Vanessa ang lahat ng ginawa niya sa ina ng dalaga. Hindi nito akalain na nasa huli pala ang pagsisisi at hindi mo masasabi na ang isang mahirap na tao ay maaaring maging mas matagumpay pa sa iyo. Unti-unting bumagsak ang negosyo ni Vanessa at nang dahil doon ay unti-unti siyang naghirap. Wala kasi siyang alam sa ganitong mga bagay dahil noong bata pa siya ay puro siya lakwatsya. Ngunit hindi naman siya pinabayaan ang kanyang mga magulang noong makita nila na naghihirap na ito. Vanessa, ngayon alam kong natuto ka sa iyong buhay. Sana ay malaman mo na kung ano ang tama at mali dahil matanda ka na, sabi ni Rodolfo. Opo, Daddy. Patawarin niyo po ako sa aking mga nagawa, sagot ni Vanessa. Maya-maya lamang ay bumisita sa kanila si Aling Conchita kasama si Maribela. Pinatawad nila ang dalaga sa nagawa nito sa kanila. Alam ko naman na lahat ng tao ay pwedeng magbago. Vanessa, gusto ko lang malaman mo na pinapatawad na kita at payag na akong
makipagsanib para sa kasaakin. Nakangiting sabi ni Maribela. Mas nanaig ang pagpapatawad kaysa sa galit ng kanyang puso. Naging malapit ang dalawang dalaga at lumipas ang tatlong buwan ay naging matalik na magkaibigan sila. Nagtutulungan sa lahat ng bagay at hindi nag-iiwanan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay kinapulutan niyo ito ng aral. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.